sila. Kung sino man ang may gawa niya, napakawalang hiya nila. Mahal, huwag ka nang sumigaw. Lalo sumasakit yung ulo't katawang ko eh. Labas mo na lang ako dito. Ha? Labas mo na ako yung... Ano ka ba? Magpagaling ka muna! Magaling ako. Okay lang ako. Kailangan ko puntahan si Monica. Ano? Kailangan ko kausapin yung pamilya niya. Oh, sige, sige, Bradley. Ha? Salamat, ha? Thank you. Papunta na ako doon. Okay. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halos mamilipit ka niyan sa sakit. Pero iniisip mo pa rin yung babaeng yan. Sino ba yung Monica niyan? Yan ba yung nililigawan mo? Anak, baka naman yan ang dahilan kaya ka nagulpe. Anak, siguro yung pamilya niya, no? Magsabi ka nga sa akin. Walang kinalaman si Monica dito. Ay kung ganun di, hindi ka aalis dito. Dito ka lang. Anak, huwag mo naman akong patayin sa pag-aalala. Sino bang connection natin sa BFAD? Sigurado ako guguluhin na tayo ng mga yan. Tama na, Jasper. Tara, ayusin na natin to. Pa! Jasper! Totoo ba to? Kung kailan pa tayo nagsisimula sa ad campaign? Ano to? Tama na! Javier! Nag-aalala lang naman ako eh, kasi kung may sumasabotahe, dapat may ginagawa tayo! Oo. Meron. Si Dante. Sinasabotahe niya ako. He's out to destroy me! Si Dante? Paano siya napasama dito? Javier! Javier! Ano, si Miguel ba to? Si Miguel ba may kagagawa nito? Hindi na importante kung sino. Okay lang ako. Adrian, kailangan mo sabihin sa akin kung ano nangyari sa'yo. Ang mahalaga, maayos natin problema natin sa pamilya mo. May kinalaman ba pamilya ko dito? Monica, meron man o wala, ayusin natin to. Haharapin ko sila. Sasabihin ko sa kanila na malinis ang intensyon ko. Na hindi kita sasaktan. Na wala akong gagawing masama sa'yo at mapagkakatiwalaan nila ako. Dahil mahal kita. Dahil mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung anong klaseng pamilya meron ka. Pinagkakatiwalaan ko lang ang anak ko dahil sinasabi niyang mahal ka niya. Mahal ko rin yung anak niya. Pero kung kapahamakan niyang dala mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka welcome sa buhay namin. Natutuwa ako at nakilala na rin kita. Ako din po. Salamat po sa pagtanggap sa akin, ha? Kaya lang, anak, baka hindi ito ang tamang panahon para harapin yung papa mo. Nay, ayoko na ho sana magtago pa kay papa. Kailangan niyo ho makilala ng totoo si Adrian para makita niya kung gaano kabuting tao niya. Anak, hindi naman yun, eh. Ma'am, okay lang po. Maiintindihan ko po. Kahit ano pa man yan, andito lang ako para humarap sa kanya. Sir. Bayaran na kung anong kailangan, bayaran. Press release kayo agad. Right away! Anong ginagawa ng lalaki yan dito? Magandang araw po, sir. Get out of my house! Yeah.
Javier! Javier! Get out of my house! Sir! Umanhin niyo po ang pagpunta ko dito. Humihingi lang po ako ng tawad sa nangyari nung nakaraan, sir. Sir, patawarin niyo po ako. Maharap lang din ako sa inyo. Gusto ko malaman ninyo na malinis po ang intensyon ko kay Monica. Nagmamahalan po kami, sir. Mahal mo ako. Ha? Mahal ko po ang anak niyo, sir. Mahal mo anak ko o oh, mahal mo kung anong meron siya? Yaman, pera, pangalan? Ha? Sir, mahal ko po ang anak ninyo. Ha? Tama na. Pera? Yaman, pangalan? Yun lang po ba tinginin niyo sa anak ninyo? Yun lang po ba pwede mahalin sa kanya, sir? Sir, hindi po ganun pagkakakilala ko kay Monica. Napakalaki ng puso ng anak ninyo. Kayo pong pamilya niyang inuuna niya bago ang lahat. Hindi po pera, pangalan ang bumubuo sa pagkatao ni Monica, sir. How dare you speak to me like that? Sir, hindi po yun. Sige, patawarin niyo po ako, sir. Gusto ko lang po umarap sa inyo, sir. Sorry talaga. Magiging okay din tayo. Maiintindihan niya rin na mali yung sinasabi niya tungkol sa akin. Sige na. Huwag ka bibitiw. Hindi ako bibitiw. Sige na. Monica! Pumasok na tayo. Malika na. Sa kanya na hindi niya ako mauudo. Hindi lahat ang tao gagawang ka ng masama. At ako ngayon na mali. Oo! Hindi ba ang sabi mo, pinaprotektahan mo si Monica? Nakapaka na lang niya iniisip mo? Dahil ako ang ama niya! Oo, Javier, ikaw ang ama niya. Pero hindi mo kailangan bastusin o saktan yung taong mahal niya. Na kailangan. Para matauhan siya. Pero sinasaktan mo siya! Javier, bumalik ako sa bahay na to para sa kabutihan ng mga anak ko. Pero kung ikaw mismo ang sisira nun, hindi lang ang anak mong mawawala sa'yo. Kasama ako! Sana mabigyan niyo ho ng chance kami ni Adrian. Pareho kayong mahalaga sa akin. At gusto ko magkaayos kayo pa. Kung iniisip niyo na si Adrian yung dahilan kung bakit ko nire-reject si Miguel. Oho. Pero sinubukan ko naman pa. Pero hindi mo talaga mapipilit ang puso. At kung nag-aalala ho kayo pa kung yung dahil dito, hindi na ho tayo matutulungan ni Miguel. Pa makakayanan to ng pamilya natin. Aahon tayo, babangon tayo pa. Maayos natin tong lahat. Ka na. Papahinga na ako. Pa. Sana ho maintindihan niyo.
Mahal ko si Adrian. At wala ko akong ibang hihilingin sa inyo. Kundi ang matanggap niyo ko yun. Sa'yo. Wala ka namang ginagawang masama eh. Okay lang ako. Saan nga nag-aalala? Eh, gusto mo rest baka natin yung mga yan eh. Hahanap ako ng kasama para balikan yung mga yan eh. Uy, uy, huwag ka na. Makaandar ka na naman. Tama salamat, na yan. Pero huwag na. Kakain na tayo. Hayaan nyo na yung kuya nyo. Sige na, kumain na kayo. Okay lang ako. Andrew, kumain na kayo. Sinampay sa labas. Bili mo na lang ako ng gamot. Kumuha ka ng pera dun sa wallet. Bili mo ako ng gamot. Trish, kuha mo ng damit ang kuya mo, ha? Hindi, papakuha ako ng pera. Pabili na ako ng gamot. Aray, aray, aray. Kain na tayo. Okay lang ako, Ma. Hindi mo na ako kailangan alala yan. Okay lang ako. Hindi. Masakit yung katawan mo eh. Okay lang. Makatanggal din naman niya mamaya eh. Aray. Kuha naman. Aray ko. Alam mo, anak. Kung akong tatanungin, sana yung babaeng mahal mo. Madaling mahalin. Dahil ayoko nung nahihirapan ka. Ma, okay lang ako. Kilala mo naman ako eh. Kahit anong hirap pa yung pagdaanan ko, hindi ako susuko. Kaya umupo ka na. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Umupo na kayo. Oh. Lahat ba ito nangyayari dahil na sinasabi mo tungkol kay Dante? Kalimutan mo na ang sinabi ko. Kailangan kitang maintindihan. Gusto mo akong maintindihan? Sige. Gumaganti siya. Gante? Saan? Ano pa ang dahilan? Nasa akin kayo ni Monica. Hindi ganun si Dante. Napakatagal na panahon na yon. Sa kanya, hindi. Naguguluhan ako? Nagbalik siya? Ano? Gusto mo talaga malaman. Mayaman ang si Dante ngayon. At ang kinakalaban niya, ay ang Vita. Ngayon, anong gagawin mo? Nagtatanong ako dahil kayo ang pamilya ko. At kung totoo ang sinasabi mo at kung siyang sisira sa inyo ni Monica, sino sa tingin mo kakampihan ko? Nung binili ko yung pagmamahal mo. Javier, tama na! Yan naman ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang lahat, di ba? Ang kumpanya, kayamanan ng pamilya ko, ang pera ko, dyan lang naman ako nakakaungo sa kanya. Yan lang naman ang panlabang ko. Para maging akin ka. Hindi ako papayag na bumagsak ngayon. Matagal ng panahon ang pinaglaban ko. Ngayon pa ba ako susuko? Kaya pati si Monica, iba ang ginugusto mo para sa kanya. Para protektahan mo ang pera at pangalan na sinasabi mo ikinakaangat mo kay Dante. Ang baba naman sobra ng pagtingin mo sa sarili mo. Pasok ka? Pagbuk na nga yung mukha mo, sumisigil ka pa rin. Pasalang naman to, May. Alam yan, pag di ako pumasok, ibig sabihin nun, nabahag buntot ko. Di ah.
Kung bakit naman kasi kung kailan ka tumanda, isa ka ka na patrobol. Kuya, gusto mo, samahan muna kita eh. Ako muna bodyguard mo. Para pag nakita mo yung mga yun, ako re-rest back. Dinig na dinig kita, boy. Thank you, ha. Siyempre. Ka na mag-alala, ma. Ganyan. Papasok na ako sa trabaho. Love you. Ka mag-alala. Ingat ka, anak, ha? Thank you. Mapangding kasi. Oh, kaninong mga bodyguards to? Para kay Monica. Asa si Samboy? Si Archie na magmamaneho sa'yo. Teka lang, teka lang. Sobrang laman yata paghigpit ito. Kailangan pa ba to? Okay lang, honey. Hiayon na lang ho. Onin na ho ako. Section na kaagad yan, ha? Guys! Guys! Alam nyo, feeling ko lang, may kinalaman niyang Miguel Zapanta niya sa pambububog kay Adrian. Ha? Huh? Makusayang naman. Nagpugi pa naman. Carrie, sa palagay mo ba dahil kay Monica? Opo. Ako ba, parang doktor, ha? Huwag na mag-alala. Okay lang ako. O basta kapag sumama yung pakiramdam mo o kaya pag sumakit yung ulo mo, pumunta ka agad sa doktor, ha? Panic ka naman eh. Relax ka lang. Okay lang ako. Kita tayo dito. Ayoko na ng doktor. O sige, sige. Mag-usap lang tayo pagpupunta na ako dyan. Malapit na ako. Okay. Bye. Oh, guys. Ito na yung mga future projects na kailangan natin tapusin, ha? So, alam niyo na gagawin nyo. Yes, sir, Bob. Yes, sir, sir Bob. Okay, see you. Guys, doon na. Pa. Mr. Santiago. May mga complaints po against your factory. At para makasiguro sa kalidad ng inyong produkto, kailangan isara ang planta habang kami nag-iimbestiga. Hanggang kailan? Indefinite po. Miguel, we need to talk. Pahayag ka talaga pakasalan ng isang babae, binayaran mo lang ang pagmamahal. Darating ang araw, matututunan din niya akong mahalin. Kuya? Kuya, doon po yung opisina ko. Dapat kasi kumanan tayo kanina eh. Kuya! Kuya, lumampas na yung opisina ko na dapat nandoon. Adrian, ayoko nang maulit yung gulo nyo ni Mr. Zapanta. That's why I'm pulling you out of PSC. Okay, sir. Understood, sir. But I'm warning you, hindi ka na pwede pumalpak. Kailangan gawin mo lahat ng pagagawa ko sa'yo. Of course, sir. Guys, parang wala tang project si Monica. Teka, nasa na nga pala si Monica? Adrian, ano ba kasi nangyari? Ba't hindi na binibigyan ng project si Monica? Sir, nandito na po yung lawyer ng Zapanta Group. Dapat, sir. Anong balita? Mr. Santiago, tinawagan na ni Miguel si Senator Bacani. And just like that, ayos na ang lahat. Magaling talagang tumabaho si Miguel. Pati ang mga connection niya. Kahit anong scandal, kayang pagtakpan. So, ready for the merger? Hihintayin po namin ang tawag ni Miguel. Okay. Okay, pasok muna. Kuya, di ba mga lawyer ng mga Zapantas yun? Anong ginagawa nila dito?
Kuya, saan ba tayo pupunta? Kasi yung opisina ko, lumampas na tayo. Nandun dapat eh. Sino ba ako dadalhin? Kuya, kasi dapat dun yung opisina ko eh. Kuya Jess? Monica, mukhang ngayon na magaganap ang merger. Andito ang mga lawyer sa mga Zapantas. Ha? Ma'am, sensya na po. Tol! Eh, hindi ginagamit ko yung telepono ko eh. Sensya na po, ma'am. Napag-utusan lang. Kuya, sorry, pero ginagamit ko kasi telepono ko. Importante. Kuya, akin na akin yung telepono ko! Monica! Monica, ano nangyayari sa'yo? Monica! Bakit yung makinukuha yung telepono ko? Saan ba? Saan ba tayo pupunta? Akin na yung telepono ko! Akin na! Kuya, akin na! Saan niyo ba ako dadalhin? Monica, malapit na sa office, pwede sa mga sagot to. Ano bang ginagawa niyo? Saan niyo ba ako dadalhin? Kuya, saan niyo ba ako dadalhin? Saan siya na po, ma'am? Kaya sir, sa panta po. Kay Miguel? Oo, oh, Rowena, papunta na ako dyan. Dumaan lang ako ng mall kasi binilahan ko na regalo si Grams. Ah, Rowena, babay muna, ha? Yeah, napatawag ka. Well, hello to you too. Buti naman dumating ka. Ay, salamat sa mga tao mo, no? Don't mention that. Wala yun. Listen, in 3 hours, lilipad na tayo papuntang US. You and I are gonna start a new life together. Okay ka lang? Tingin mo talaga sasama ako sa'yo? Eh, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Lahat ng gusto ko, makukuha ko. Well, ako, hindi. At kahit kailan, hindi kita magugustuhan, Miguel. Monica. Ano ba? Kausap ng papa mo ngayon mga abogado ko. Inaayos na nila merger. Masasalba na ang Vita. Walang kinalaman ng Vita sa desisyon ko. Monica, isang tawag ko lang. Isa lang. Pwedeng mawala lahat. Babagsak ang Vita. Mabibigo ang papa mo. Baka hindi niya kayanin, bigla na lang siyang namamatay. Ano? Simpleng-simple lang to, Monica. Mamili ka. Sumama ka sa akin, masasave mo si Javier. Ngayon, kung gusto mong magpaka-selfish, piliin mong wag sumama sa akin, sinisiguro ko sa'yo, Monica. Buong pamilya mo, babagsak! Babagsak kayong lahat!